Anti-Red Tape Authority o ARTA, binubusisi na ang issue sa umano'y nakabinbin pa rin mga aplikasyon ng telcos para sa pagtatayo ng dagdag na cell towers sa bansa kahit bayad na at kumpleto na sa requirements. Local government units na haharang sa pag-aproba sa mga aplikasyong kumpleto na sa mga dokumento, binala ang kakasuhan. Ang ARTA ngayon is conducting isa marihiring kasi merong claim at counterclaim ang magkabilang kampo. So we would be conducting isa marihiring by next week para makita natin kung kompleto ba talaga ito o hindi. Pag nakita natin na kompleto na yan, ang next step po natin dyan is i-declare ng ARTA po na automatically approved. And we would be telling the LGUs na automatic approval na po yan, kaya ilabas niyo po yung papel. And upon their refusal, kung sila po yung magre-refuse, hopefully hindi na sila mag-refuse, ay doon yung sila talaga makakasuhan, masususpindi at maaari pa hong matanggal kung labis po ng isang beses nila ito ulitin. Pangulong Rodrigo Duterte may ikinukonsidera na umanong hahalili sa nagbitiw na si PhilHealth Chief Ricardo Morales. Susunod na pinuno ng ahensya, dapat walang bahid ng korupsyon at may kaalaman sa insurance at community and public health ayon sa Malacanang. There are already names being considered pero nag-iingat po ang presidente sa pagpili. Alegasyong pagharang sa paglalabas ng impormasyon sa mga kaso ng PhilHealth, pinabulaanan ni Civil Service Commission Chairperson Alicia De La Rosa Bala. Opisyal nilinaw ding wala silang nakabinbin na kaso kaugnay ng korupsyon sa PhilHealth. I made no directive, guidance, or insinuations for the commission to suppress information in any case. I wish to clarify that none of the cases before the CSC involves issues of corruption. The pending cases before the commission are mostly administrative cases involving personnel action, which are non-disciplinary in nature. We don't handle criminal cases involving graft and corruption. Department of Health nagamit na ang 86% ng kanilang budget para sa pagtugon sa COVID-19. Was used for case management related commodities katulad po ng pagbili namin ng PPEs, pagbili ng mask, pagbili ng iba't ibang gamot na ginagamit po natin ngayon para sa response. So kami po ay nagpo-closely monitor sa ating budget because we would want to be as efficient as possible as we know na nandito po tayo dito sa ganitong sitwasyon at hindi tayo pwedeng magkaroon ng pag-aaksaya ng pera. Apat pang dayuhang suicide bombers na nasa poder ni Abu Sayyaf Group Commander Mundi Sawadjaan at may kaugnayan umano sa mga nasa likod ng Jolo Cathedral bombing noong 2019, tinutugis na ng militar. Naantalang pagsasagawa ng 2020 census tuloy na sa Setyembre ayon sa Philippine Statistics Authority. Mga hakbang upang maingatan ang enumerators sa banta ng COVID-19, ipatutupad. Kung kailangan talaga, sabi ko kanina, hindi naman kailangan na face-to-face ang pag-collect ng information. Mayroon tayong mga iba't ibang paraan sa pag-collect ng information. Yung aming timetable, ini-expect naman namin talaga na magsaslide ito ng konti dahil nga sa ating problem. Pero gusto naming tapusin at makapag-report kami sa ating presidente kung ano na talaga yung bilang ng mga Pilipino siguro sa mga early second quarter next year, either April or May.